Okay, so doon sa mga hindi pa nag-actual o hindi pa nag-assessment o nag-pretest na pero still having difficulty sa topic ng still role is i-discuss ko tong about still role kung paano yung basahin, no? So still role yung pinaka madali na basahin kasi walang vernier tape. Ang problema nga lang sa pagbabasa ng still role, okay, may mga tawag dito, meron tayong tinatawag na procedure kung paano babasahin yan. Yung nasa taas, okay, itong portion na to, okay, so itong portion na to, yung nasa taas ng still role, okay, these are metric. Metric yung mga yan. So, samantalang yung nandito sa baba, ito yung imperial. Okay. So, again, so metric and imperial yung dalawa. Okay. So, makikita nyo dyan, okay, yung small line, yung mga small line na to, this is 0.5 ang bawat isa. So, yan, 0.5 ang bawat isa dyan. So, 0.5, anong 0.5? 0.5 ano? That is 0.5 millimeter. Okay? So, 0.5. Okay. Or half millimeter. Okay? Pero kung makikita nyo kasi sa still rule, tomorrow ay may provide the still rule na mismong still rule, may guide talaga yan na itong hanggang ditong linya sa portion ng still rule, okay? So sa portion ng still rule, yung hanggang dito na linyang to, pag nag-touch yan dito, itong mga linyang to, ay yan yung 1 millimeter. Pero pag hindi nag-touch o hindi dumikit dito sa linyang to, yan yung mga 0.5 millimeter. Okay? Ito, ano ba tong linyang to? Ito yung 10 millimeter. Pero bakit, sir, nakalagay 1? Kasi centimeter yan. Pero sa machining, ang ginagamit, millimeter yung hanggat maaari yung ginagamit na unit of measurement. Kaya nga pagdating niya sa benchwork machine shop, MF1, MF2, ang mga units doon, mm. Yung mga vernier caliper na gagamitin ninyo o ginamit ninyo, that is mm, millimeter. No? Kasi common ang millimeter ginagamit sa machining. Kasi mas accurate, pag sinabing mas accurate, mas maliit yung pwedeng masukat. So mm is mas accurate compared sa ano, centimeter. So ito, itong linyang yan, that is 1 cm or 10 millimeter. This is 15. Nakita niyo ninyo mas maigse ng konti. Okay, so pagitan niyan 15, ito 20, ito 21. Sumunod dyan, that is 21.5. So yan yung metric. Ganyan yung pagbabasa. Pero makikita niyo sa still rule, sa portion ng still rule, hanggang sa 100 millimeter lang ang may 0.5. After that, tigwa 1 millimeter na lang. Ha? Okay? Next. So, paano babasahin yun? Okay, try tayo dito. Yan. Mula sa edge, itong kulay green na yan, mula sa edge hanggang dito sa portion na to,
Okay, this is 20.50 or 20.5 millimeter. Pero mula dito sa portion na to hanggang doon sa may pula, that is 45 mm. Kasi tumigil doon sa pang 45. Kung titignan natin, ayun, sa 45. Paano yun sa may blue? That is 110. Kasi tumigil doon sa 11 cm times 10. Kasi sabi ko nga kanina, times 10 ang 1 centimeter. Okay? So, ito ay 110 mm. Pero, tignan natin dito. May nakalagay dyan, 29.5. Ano yung 29.5 na yan? Paano nakuha yan? Okay. Eh, hindi naman siya nagsimula sa zero, di ba? Okay? So, paano kukunin yan? So, sa linear measurement, actually, vernier caliper, micrometer, steel rule, puro tinatawag na linear measurement. Ano yung linear measurement? May A, may point A, may B. May sinimulan, may tinapusan. Kunyari, nagsukat ka ng height mo, di ba mula sa baba hanggang sa tuktok? Imaginary, meron kang line. So, yung line na yun may haba. Okay? So, dito, may haba to. Mula sa point A, starting, so ending, gano'ng kahaba yan? Okay. Ngayon, ano ba yung haba nito? Ano ba yung haba nito? Bakit naging 29.50? So, kaya siya naging 29.50 kasi ito, 110. Yan yung dulo. Ito yung pinag-start. Yung 80.5. So, 110 yung dulo, di ba? 110 mm. 0.00, lagyan natin. Okay. Ano yung pinag-umpisahan? 80.50 mm din. So, ito yung end. Ito yung point B. Ito yung point A. So, ima-minus mo yan. Diba? So, ngayon, ilan ito? So, 0, bawas ka dito, 109 ko. So, ito, 100, di ba? So, magiging 50. Diba? So, 109 minus 80. Ha? So, 29.50 mm. Yan ngayon yung haba nitong measurement na to. Kaya siya naging ganyan na measurement. Malinaw? Ha? So, yung iba, maaaring dun sa pretest, paano ko susukatin to? Siguro, nagtataka kayo, paano ko susukatin to? May point A, may point B. Diba? So, ganyan yung pagsusukat niyan. No? Kung in between, so hindi nagsimula sa zero, kunin mo yung dulo, pinakamalaki, i-minus mo yung pinakamaliit para makuha mo yung measurement. Kunin mo yung point A, kunin mo yung point B, i-minus mo yung point A sa point B. Maliwanag? Ha? So, ganun yung sa pagsusukat. Kung hindi nagsimula sa zero yung measurement mo o nagdalawang points. Dito ngayon tayo sa imperial. Dito tayo nagkakatalo eh. Fraction na. Diba? Okay. Pero simplihan lang natin ang explanation nito. Sa pagitan ng dulo ng steel rule hanggang dun sa 1, meron daw hati na 32. No? Parang isang buong papel, kunyari, ito, isang buong papel to. Okay, pag hinati ko to, 1/2. Pag hinati ko pa, 1/4. Okay? Pag hinati ko pa, 1/8. Pag hinati ko pa, 1/16. Pag hinati ko pa, 1/32. So, ito yung 1/32. Ibig sabihin, isang tiklop to out of 32 na tiklop. O 32 na pagkakahati-hati. So meaning, yung 1 inch na yan, sabihin natin, okay, sabihin natin ito. Imagine natin to. Yung point B, saka yung point A, ito yung 1 inch. Ito yung 0, ito yung 1. Kalahati, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. So, maliliit yung ate.
Okay? Katulad na nandun sa steel rule. Okay? Sa pagitan ng 0 tsaka 1, 32 yung hati. Kaya bawat isa doon ay 1 over 32. Kaya ano yung dulo? 32 over 32. Or 1. Okay. So, ito. Okay? Balikan natin to. So, ito. Pagitan ng 1 tsaka ng 2, 32 pa rin ang hati. Pagitan ng 2 tsaka 3, 32 pa rin ang hati. So, ibig sabihin, mula sa 0 inch, ito yung 0 eh, yung pinakadulo, hanggang doon sa may 3, bawat inch dyan ay 32 yung hati. So, meaning, ang denominator niyan o ang pinakibabang number, over 32 lagi. Paano kung pagitan ng 3 and 4? Yun ang mas maliit. Ilan? 64. So, yung 64 na yan, sa pagitan ng 3 tsaka 4, hinati pa daw sa 64 na hati. Kaya ano yung gitna? Nakita ninyo, ito yung gitna na to. So, yan, 32. Ano yung kalahati ng 32? 16. May guide. Sa steel rule, may guide. Okay? Huwag mo nang basahin ng bibilang ka pa ng paisa-isa. So, alamin mo, ilan yung hati. So, kung kalahati yon, kung alam mo yung hati, alamin mo yung gitna. So, kung alam mo yung gitna noon, nung 64, 32 yan. O, ano yung kalahati pa ng 32? Edi 16. Okay? Ayun, ha? So, may mga hati-hati yan. So, para mas mabilis kang magbilang. Kasi sa machining, kailangan hindi mabilis kang magbilang eh. Hindi pwedeng pabagal-bagal kang magbilang sa measuring instrument. Okay, so pagitan lang naman ng 3 and 4 inches ang 64 yung hati. Kaya over 64 yung divisions yan. So, ibig sabihin, ito, pag binasa natin yan, that is, 32 over 64. Pero, ang kukunin mong whole number, yung 3. Again, sir, medyo, okay, kalahati ito, di ba? Ng pagitan ng 3 tsaka 4. Tama? Eh, ilan ba yung hati sa 64? O, ilan ba yung hati ng 3 tsaka 4? Di ba 64? 64 na divisions? O, 64 na hati? So, meaning, over mo dyan ay 64. Eh, kalahati yung naka-highlight dyan. So, kunin mo yung 32. Okay. Saan tumigil tong kalahati na to? Sa pagitan ng 3 tsaka 4. Okay. So, ibig sabihin, hindi umabot ng 4. So, ang kukunin mo ay 3. So, kaya ang basa dyan ay 3, 32, over 64. Okay? Yung pinaka nasa kaliwa. Huwag mong babasahin yun dun sa kanan. Kasi nagsisimula ka naman ng pagbabasa ng measurement, di ba? Mula sa kaliwa, papuntang kanan. Ha? Okay? Depende na lang kung gusto mong kanan pa kaliwa, ikaw ang bahala dyan. Pero bibilangin mo yung papaliktad, paurong. Okay? Nasa sa'yo yun. Ha? So, hindi ko alam kung Japanese yata yung pagbabasa yung iba, eh, di ba? Sa Japan, sa mga manga, ang basa nila sa manga, mula kanan, pakaliwa. Di ba? Sa mga kung nagbabasa kayo ng manga mula kaliwa at kanan pakaliwa ang basa nila kaya ang page ng pagbasa ng libro nila pag ano hindi pa ganito okay so kung kayo ay nagbabasa but anyway so balik tayo dito okay dito ngayon tayo sa inches example ito 0.26 over 32. Bakit 0? Eh, hindi naman umabot ng 1 eh. Diba? Ayun o. Oh. Hindi umabot ng 1. So, 0. 26 over 32. Bakit 26? Ano ba kalahati ng 32? 16, di ba? So, 16. Ano yung kalahati ng 16? 8. So, 16 plus 8, 24. Di ba? Ayun, 24 yun. 24, 5, 26. Okay? Hindi mo kailangan bilangin na 1, 2, 3, 4. Teka, nawala ka sa bilang. Patay ka. Ulit ka ulit. Ha? So, alamin mo yung sistema.
Kalahati ng 32, 16. Kalahati ng 16, 8. Eh, lumagpas pa kalahati ng 16, di ba? So, 8 plus 8, 16 plus 8, 24, 25, 26. Klaro? Next. Eto, 2 inches. Ayun, no? Sakto. Kumigil sa 2 eh. Babasahin mo pa ba yung over? Wala na. Wala nang over. Kasi magbabasa ka lang ng over o yung denominator kung sumobra pa dun sa saktong inch. Okay? Next. Dito tayo ngayon. Ito tayo nagkakatalo dyan. Yan. Maliit, di ba? Ha? O. San tumigil tong linyang to? Okay. Halos kalahati ng 3 tsaka 4. So, ilang hati daw yun? 64. So, alamin mo yung kalahati. 32. E di 32 to. Sir, paano ko bibilangin yun? E di magbawas ka. 30. Teka, pan natin. Asa yung pan? Ayan. 32. 31. 30. 29. 28. 27. Diba? Patras ka ngayon. O yun, pwede kang magpatras. So, 27, out of ilan daw? 64. Eh, sumobra ba sa 4? Hindi, kunin mo yung 3. So, therefore, 3, 27 over ilan? Ilan yung pagitan ng 3 tsaka 4? 64. Yan yung final answer mo. Klaro? Ha? Ngayon, eh sir, paano kung hindi nagsimula sa 0? Nagsimula doon sa pagitan. Ayan. Again, babalik ulit tayo sa point A tsaka sa point B. Yan ang medyo madugo kasi kailangan mo mag-minus ng fraction. Pero, okay, ano ba yung, okay, again, point B tsaka point A. A, B. Palitan natin ito. Inches ang usapan. So, ito yung symbol ng inches, yung double quote. Na? So, ano yung dulo? 6, di ba? 6. Kunin mo yung 6. Okay, yung A. Anong whole inches na nilagpasan ng point A o yung pinakauna? Di ba, 4? 4. Sumobra pa ba sa 4 yung una? Itong una na to. Sobra pa, di ba? Ito yung 4 eh. Sobra. Ha? Yung position nung pinaka-position nung unang linya. Sobra pa, di ba? Ito. So, out of ilan daw? 16, di ba? Kalahati ng 16. 8. Oh, dito ka magsimula ng bilang. 8, 9, 10, 11. 11 out of ilan? 16. So, 4, 11 out of 16. Sa pagitan nung 6 tsaka 7, ilan yung hati? 16 din yan. Parehas lang. Eh, wala naman. Sakto lang naman. Eh, 0 over 16. O, mag-minus tayo ngayon. Sir, paano yan? Okay. Wala akong mababawa. 0, sir eh. Eh, di maghiram ka ng 16. Ng isang buong 16. Eh, di ba ang 16 over 16 is 1? Di ba? So, magbabawas ka dito ng isa. Magiging 5 na yun ito. O, yung 16, saan manggag? Saan pupunta? Dito. Mas malaki na ngayon ito kaysa dito? Okay, minus mo ngayon. Ilan? 5. So, 5 over 16. 5 minus 4? 1. Okay, yung sagot niyan, 1, 5 over 16. Laro? Ha? Ha? Naintindihan? Okay? So, lumabas sa pretest, di ba? Ha? So, siguro nakakamot yung iba. Paano ko isosolve to? Ha? Paano yung pinaka-final reading? Ah, yun pala yun. Okay, sige. So, kaya ako nilagay yun sa pretest kasi malaman ko kung ano yung level of understanding nyo dun sa topic. So, for example din, para maintindihan mo na, kailangan ko palang reviewin to kasi ito pala yung maaaring lumabas sa exam.
Okay, ngayon kaya ako diniscuss kasi yan din ay lalabas sa assessment ninyo. Malinaw? Ha? Malinaw ba tayo doon? Ha? So, medyo mag-extend lang tayo ng konti. Oh, pero dito tayo. Example. Isang example lang. Oh, sa centimeter yan. Sa inches, ah, sa millimeter. Diba, ito ay 95. Tama? Okay. Point A, point B is 95, ano? 95.00 mm. Minus, ano yung point A? 75. Oh, minus mo, 75. So, ilan? 20. 20 millimeter nga ba? Ang tamang sagot dyan. So, let's see. Based dun sa answer. Saan? Surprise. Wala. Wala dito. Ha? Sa taas pala. Wala nga. Hindi nag-even. Ayun. Okay. Next, dito. Naka-expose pala yung sagot eh. O, dito kaya. Medyo isusum in ko pa. Ha? 1, 2, 3, 4, 5. 5 over 64. Diba? Yung ano yan? A o B? A. So, ang point A mo is ilan? 5, diba? 5. 5 over 64. Ano yung whole number? Ha? 3. So, 3, 5 over 64 yung point A. Yun yung ima-minus mo sa point B. Ilan yung point B? Okay. Diba sabi natin, ang pinakadulo ay 64. Kasi 64 yung hati. 64, 63, 62, 61, 60, 59. Tama? O, di 59 over, ilan? 64. O, yun yung point B. Okay. So, ilang inches? 3 pa rin, di ba? Di naman umabot ang 4 eh. Di ba? So, i-minus mo na ngayon yan. Parehas ba sila ng denominator? Over 64? So, i-minus mo. So, wala kang problema dyan. So, over 64 lang yan. 59 minus 5? Ha? 54. 54. Tapos 3 minus 3? 0. So, ito lang yan. So, kaya ang answer niyan is... Ayun. Ah, saan yan? Wala dito ah. So, na-delete yata. But anyway, so ang pinakasagot dyan ay? So, 54 over 64. Yan ay lalabas sa assessment kasama yan doon. Klaro? Ha? So, okay. So, yun lang ang ating topic sa still rule. No? Okay lang. Ah. So, kung may zero sa unahan, no, wala. Okay lang yan. Ah, sige. Basta tandaan lang yung workpiece, ha? Sige. So, yun. So, clean up na tayo.